Ilan po kayo? Taon po? Ilan taon na po kayo? Mag-50 na po. Saan po yung asawa niyo? Ay, wala na po. Matagal na po kami nag-iwalay since 2004 pa. Bakit po? Hindi po siguro pinalad eh. At saka hindi po hindi nagkasundo. Ilan may anak po kayo? Isa lang po yung anak niya sa akin. Babae. Ilan taon po? Magna 19 na po this March 24. Magna 19? Opo, 19 na po, 19. May saan asawa po na kayo? Aga nang mag-asawa, 19? O kaya nga po dati dito yan sa akin, dito sa sa bahay ng kapatid ko, kasi yung bahay ng kapatid ko, ako po yung gumawa. Nandito yun sa akin. Saan po kayo? Sa Quezon City po. Diyan wala po kayong province? Bali yung province ko po, Iloilo. Oh. Iloilo po ang province ko. Pero andyan na po kayo sa Quezon City? Nandito po ako sa Quezon City, nag-work. Oh, nag-work. Mm-mm. Kayo po, taga saan po kayo? Taga Tarlac po ako, pero dito po ako ngayon sa Taiwan. Sa Taiwan? Layo. Tarlac ka pala. So, layo. Iloilo, Tarlac. Hindi, walang yan, walang problema yan sa malayo kung talagang gugustuhin mo. Kung asa na po yung asawa niyo? Ha? Asa na po yung asawa niyo? Nag-aasawa na po. Yung asawa niya, bali hindi naman kami kasal. Yung asawa niya, taga dito rin po sa Batangas. Anong trabaho niya po pala dyan sa Quezon City? Bali, sa construction po ako. Foreman. Oh. Pag may mga pakyaw, halimbawa pakyaw, kay may inaantay ko ngayon na pakyaw, swimming pool. Bali sa Cavite. Pero umuwi pa po kayo sa Iloilo? Oo, umuwi ako sa Iloilo. Kasi nung galing ako Bacolod, tapos Iloilo, tapos dito na naman ulit. Bali, matagal naman po ako dito, mga mahigit sa 25 years. Bago ako umuwi, kasi nung umuwi ako doon sa Iloilo, nagbantay ako sa nanay ko. Nung kasalsaga ng COVID-19, bali 2019. Asan po yung bahay niyo? Ha? Asan po yung bahay niyo? Bahay namin? Oo. Wala kong bahay? Sa Iloilo. Sa Iloilo, siyempre may bahay sa Iloilo. Pero dito, bahay ito ng kapatid ko. Bali, ginawa ko rito. Simula po nung naghiwalay kayo ng asawa niyo, hindi na kayo nag-asawa? Hindi na po. Kasi nakapokus nga po yung yung isip ko doon sa nag-iisang anak. Bakit po nag-asawa po rin ng maaga? Yun kasi yung niya eh. Pinapangaralan ko naman, di wala tayong magagawa doon. Kung gusto niya, kahit na bantayan mo yun, wala rin tayong magagawa nun kasi nandito ngayon sa akin. May apo na po kaya? Wala pa. Bali, itong taon ng mag-asawa. Kayo naman magtanong. Ha? Kayo naman magtanong. Kaya nga po, magtatanong ko ako sa inyo. May anak na po kayo? Meron, isa din. Babae? Lalaki po, magta-24. Pero wala pa siyang asawa.
Ah, nasa poder mo pa. May trabaho na po dyan sa Pinas. Hindi, mas maganda na, no? Ah, ilang taon ka na dyan sa, ano? Sa abroad? 4 years. Ah, bago lang pala? Naka-isang kontrata na. 3 years ang kontrata dito eh. So, ngayon nakadalawang kontrata ka na. Ilang years pa ang pupunuin mo bago ka umuwi ng Pinas? 2. Dalawa pa? Oo. Oh, after 3 years po eh. 4 years na ako, di may 2 years pa. Mm-hmm. Mas maganda yung ano. Kahit paano makapag-ipon ka niya ng ano? Ng... para sa sarili mo, para sa anak mo. Opo. Ay, yung ano, yung asawa mo, saan pumunta? Patay na. Ah. Matagal na? 3 years na din po, 3 years. Bago. Ano, namatay? Oo. So ngayon yung ano mo pala, yung pinagkaabala mo dyan sa ano, sa ibang bansa? Opo, andito po yung trabaho ko eh, sayang naman kung wala naman ano dyan sa atin. Oo, mas maganda kasi dyan, kasi yung sweldo ng ano dyan, mas ano, mas mataas. Ang sa dito, karamihan dapat yung sahaw natin dito sa Pinas, malaki-laki rin para... Yung mga katulad natin, katulad nyo na OFW, hindi na mag-ano. Bakit hindi na po kayo nag-asawa nun? Ha? Ba't di na kayo nag-asawa? O girlfriend? Hindi na ako nag-asawa. Gawa nga ng ang ano ko, nakaka-focus dun dapat sa anak ko na gusto kong ano, paaralin siya. Kaya lang, kahit na anong sabi mo sa kanya, kahit anong sabihin mo sa kanya, eh, kung kagustuhan niya, wala ka rin magagawa. Eh, bakit po ako? Sa bagay, nasa bata rin kasi po yan. Sa pag-aaruga nga. Oo. Kasi sa atin naman, naranasan din natin yung hirap na ano eh. Kaya ayaw natin na ipaparana sa kanila. Kaya gagawin po natin ang lahat para sa kanila sa pag-unlad ng buhay nila. Kung ikabubuti ba? Kaya lang, mayroon talagang mga kabataan ngayon. Iba kasi noon yung mga bata noon, iba ngayon. Kumbaga sa noon, tayo yung mga magulang masusunod. Ngayon, hindi na. Sila ang masusunod. Depende nga po sa pagpapalaki niyan. Ako nga po kasi, nandito ako sa abroad. Yung asawa ko ang nag-aruga sa anak ko, pero napatapos naman namin. Oo. Kaya nga, may ano tayo dyan eh. Kahit anong gawin natin dyan, pagtuturo sa kanila, sa pagpaintindi sa kanila. Pero mabait naman yung manugang nyo. Okay naman po yung naging asawa. Okay naman yung asawa niya. Okay naman oh. Nandun nga sa ano dati sa ano sa kanya, sa ano sa mama niya, nandun siya. Hindi, yung asawa po ng anak nyo. DJ, DJ, asan ka na po? Dito lang po ako, ma'am. Nakikinig. Nakikinig ako tungkol sa mga sweldo at saka sa mga anak. Oo, sweldo ang sinasabi ni sir eh. Siguro malaki yung sweldo niya po dyan. 180,000 a month ah. Ano po? 180,000. Yung manugang nyo po, okay naman. Yung manugang nyo. Okay naman. Oh, mabait naman. Okay naman siya. Bali, isang taon pa lang nagsama sila. Ah, isang taon. Oh, isang taon pa lang. Bali, na 19 na to eh. 19. Mag-iisang taon pa lang. Okay naman. Wala pang apo. Dapat may apo na. Wala pa. Kasi mag-iisang taon pa lang eh, kumbaga sa ano, baka nag-a-adjust pa sila. Anong trabaho po nila? Ang trabaho ng asawa, yung sa ano, yung nag-aalaga ng baboy sa farm. Ha? Si DJ walang cam.
Ay, wala po talaga akong kamam. Oo. Uwa? Nag-alaga daw ng ano, ma'am, ng baboy sa farm, sabi ni sir. Ah, nag-alaga pala saan yung ano, sa farm. Sa, ay, nawala na si sir. Hindi mo kasi pinapansin. Saan pong farm yon? Sa ano po, sa Batangas. Gas. Buti wala po kayong... Ha? Wala kayong trabaho ngayon? Wala pong trabaho ngayon. Sabado ngayon eh. Bali, tatawagan na ako ng engineer. Pag okay na. Pero kahapon na ipasok. May pasok kayo. Opo. Pahinga muna. Kaya nga nanong ko kay DGGL na sabi niya, yung mga boys ngayon, nag-aantay na lang mamayang tagay. Ang problema kung nagiinom. Nagiinom po ba kayo? Hindi. Tanong po kayo. Kayo, ako na lang nagtanong eh. Wala na akong matanong. Ilang taon na po kayo? Magpo 46 po. Ah, 46. Bali, apat na taon yung tanda ko sa'yo. So, at least okay naman. Wala naman problema. Friends na lang. Kumbaga sa ano. Ay, pangalawang sali ko na dito kay ano, kay DGGL. Oo. Oh. Ano po nangyari sa una yung kinausap? Hindi ko pinuntahan yun, yung doon sa ano, yung doon sa Wawa Dam, hindi ko pinuntahan yun. Wawa? Kasi saan? Wawa Dam. Antipolo. Oh, eh nandiyan kayo pareha sa Pinas, di mo pinuntahan. Hindi ko pinuntahan kasi may ano yun sa may edad yun sa akin, bali 55 na yun. Oh, ayaw nyo nung may edad sa inyo. Ayaw ko yung edad, yung gusto ko nga yung ano eh, yung kahit na single mother, basta may, mayroong ano ba, mayroong anak na, halimbawa, magsasama, mayroong kasamang anak. Mm-hmm. Balo, ayaw nyo. DJ, oh, single daw gusto niya. Hindi, balo, okay rin. Okay rin yung balo. Ikaw nga talaga, oo. Ikaw nga yung gusto, mami, alam mo na yung punto ni sir eh. Gusto niya yung single, yung balo, ayaw. Hindi, yung single mother. Parang ganun. Oo. Oh. Wala naman yung balo tsak single, iisa naman pala yun. Ganun po ba yun? Oo, parang ano. Ganun din yun yung pagkakaintindi, guys. Kahit sino naman sa atin pagkakaintindi, ganun eh. Single mother. Oh. Balo, pwede rin, di ba? Kasi balo, binayaan, iniwan. Oh. Oh? Bakit binayaan? Eh, syempre, eh, kung kinuha na ni Lord yung ano, magagawa po namin, kung kinuha na ni Lord, di po ba, DJ? Gusto? Binabayaan daw, iniwan. Hindi, yung ibig ko sabihin, mayroong single mother ang pagkakaintindi ko niya, single mother na iniwan. Mayroong single mother na ano ba yung tawag ito? Halimbawa, tulad sa ano? Oh? Balo yung pinag-usapan tapos naging single. Hindi, sabi ko, pwede naman yung ano, yung balo para sa akin. Basta may anak na isa o dalawa, tatlo, pwede na rin sa akin yun. Diba? Hindi naman masama yun eh. Malayo naman ako. Wala naman po ako dyan. Siyempre, ang ano na tawag nila, yung LDR, long distance relationship, makapag-antayan kung talagang, ano, kung talagang decided ka sa isang tao na mahal mo. Oo, tama. Diba? Kasi yung punto natin, ang punto natin dyan, ang bawat isa sa atin, mayroong ano eh, yung mayroong pagtitiwala ba? Did you, ano yung ginagawa nila po? Ano yung ginagawa nyo sa kamay nyo? Eto? Oh, ano yan, tali? Hindi tali ito. Hindi pa naman ako mag-victim. Hindi tali lang ito sa tali ng pamangkin kong babae. Tali sa buhok? Ay, anong gagawin dyan sa tali? Tali sa buhok mo. Wala, tinaano ko lang. Parang linilingkis ko lang ba yun? Nililingkis? Mm-hmm. Ano po?
Ano pa tatanong niyo? Si DJ nakikinig. Yeah. Oo, nakikinig naman si DJ yan. Walang ano yan sa kanya, walang problema yan. Okay. Sa atin naman, kaya nga ang tinatawag natin na malayo ka, malayo rin ako, pero yung tinatawag nila na yung pagtitiwala sa isang tao, dapat hindi imano yun, hindi masisira yun kahit malayo ka, di ba? Tama po. Mm-hmm. Kasi yun, once na mawawala yung trust ng isang tao sa'yo, bali, walang ano, walang kabuluhan yung ano, yung lahat. Mas maganda yung ano, yung may trust na bawat isa. Kasi yun lang naman ang ano eh, ang tawag ito, ang ano ba yung tawag yan, para sa pagsasama. Ano po, itatanong niyo pa sa akin? Wala na? Wala na. Itatanong na lang ako mamaya pag upcam si DJ sa atin. Oh. May pa-secret pa pala, DJ. Eh, ano, gagawin natin yung rules na binibigay sa atin. Di ba? Oh, ang ganito. Opo. Siyempre, liligawan kayo sa ano, ma'am eh. Sa upcam mamaya eh. Mm-hmm. Kasi, Ate G, hindi naman po pwede na sasabihin natin yung pangalan, di ba? Hmm. Mali. Tama. Mamaya na lang pag ano, kasi sundin natin yung ano, mas maganda yung sumunod tayo sa mga roles nila. Hindi tayo magsuway, kaya iba dyan ang ano eh, na tawag nito. Pasaway. Pasaway ba? Hindi nakakaintindi. Kasi nandoon naman, bago ka tawagin ni BG dyan, nandyan naman yung lahat ng rules na binibigay sa'yo, di ba? Yung nakausap nyo po nung una, nag-chat po kayo nung upcam na, ano nangyari? Bakit wala? Hindi, nag-usap kami nung nag-upcam na, nag-usap kami. Kaya lang, ayaw ko lang pumunta dun sa kanila kasi gawa nga ng may edad na siya kasi. May edad na sa akin. Maganda nga yung may edad na, di po ba? Yung iba gusto yung may edad sa kanila. Hindi, ang sa akin naman, mas maganda yung ako ang may edad sa babae, isang sa babae yung may edad sa akin. Kasi kumbaga sa ano, kung ang babae may edad sa iyo, halimbawa yung babae may edad sa iyo, siya ang nagkukontrol sa ano, tawag nito, sa sitwasyon ba? Pero kung ang lalaki na may edad sa asawa niya, yung lalaki mismo ang nagde-decide o nagko-control sa sitwasyon, bali sa pagsasama nila. Oh, baka gusto mo palang anuhin yung asawa mo, ang tawag doon, ikaw mag-control. E paano pag... Hindi yun ang punto ko doon. Hindi yun. Kasi ang sa akin naman, kasi kumbaga... sa may halimbawa, may edad kesa sa akin, di ba? Mas maganda yung lalaki na may edad sa yung babae yung may edad. Kasi kumbaga sa ang experience ng lalaki sa babae, iba eh. Control yung, saan? Muscle control. Ano ba yan? Muscle control? Anong control, sir? Yung sa pag-control sa pagdala ng yung relasyon tapos pagdala ng kung sa mga ilonggo pa, pagdala ng pangabuhi ng tawag. Hindi ako makaintindi ng Bisaya po. Yung pagdala ng sariling yung sariling pamilya, parang ganun. Ayaw nyo po kayong ma-under. Hindi naman sa ganun, kasi ang tinatawag na under, iba yung sitwasyon yan. Kasi, kumbaga sa ganito yan. Ang nag-aasawa ka nga, kasi yung mga bisyo mo noon, bisyo mo ngayon, hindi masusunod yun. Gawa nga ng may asawa ka na. So, ibig sabihin, gusto mo magpa-under ka doon sa asawa mo. Diba? Kaya nag-asawa ka, gusto mo magpa-under doon sa asawa mo, hindi yung sarili mo lang desisyon. Parang ganun yun. Diyan, bali diyan kayo nakitiras diyan sa kapatid niyo ngayon? Nandito ako sa kapatid ko.
Matanda sa inyo. Ako ang ano matanda sa kanya. Oh. Ako yung matanda sa kanya. Ano po, wala na po ba kayong maano? Baka may susunod pang ano yun si DG, oh. Okay lang, may susunod yan. Eh. Wala naman po, okay na lang, okay naman po. Pag nag, ano, pag nag-upcam tayo, tatanong na lang ako mamaya sa'yo. Oh, edi wala kayong maitatanong ngayong live tayo. Wala na siguro, okay na. Oh, okay na daw po, DJ. Sa'yo, okay na rin? Simot na? Oh, simot na. Simot na yata eh. Wala naman siyang naitanong. Puro ako lang nagtanong eh. Wala. Hindi, magtatanong din ako sa'yo ah. Mamaya, sa off-cam sabi mo. Tatanong eh, paano kung busy na? Kung busy na ako mamaya? Hindi, wala problema. Matayin lang. Wala naman problema. Oh, okay na daw DJ. Salamat po. Okay na. DJ, salamat din, oh. Thank you. Wanted. Sige. Sweet. Bye-bye. Wanted. Sweetheart. Sige. Wanted. Sweetheart. Wanted. Sweetheart. Ewan ko, ang bot sa langaw. Wanted. Sweetheart. Wanted. Sweetheart. Oras natin 15 minutes after 2 ng hapon. Oras sa Pilipinas. Ayan. Sa mga nagtatanong ha, sa mga pa-shoutout dyan, mamaya-maya konti, no? DJ